Yo, gusto ko lang kayong bigyan ng idea tungkol po sa kasarian ng papaya. Kasi hindi lang po lalaki at babae na meron pa. Kaya sa video na ito, isa bigyan ko kayo ng linaw tungkol po niyan. Nang sa ganun ay maiwasan po yung pagkalito. Kasi marami po ang nalilito na inakala nila is lalaki. Yun pala ay hindi. Para mas malinaw sa inyo, ay i-discuss ko sa inyo yung tatlong gender po ng papaya. Ito ang lalaki, babae at yung hermaphrodite o bakla kung tawagin namin. Malalaman lang po natin yung gender ng papaya pag ito'y namulaklak na. Ang babae at hermaphrodite lamang ang kayang makabunga. Alam na natin yung lalaking papaya, no? Maraming bulaklak na maliliit at napakahaba ang tangkay nito. Ang lalaking papaya ay parehas pong may male and female parts. Kaso nga lang yung female part nito, yung ovary, ay inactive. So hindi functional, kaya hindi makabunga. Puro pollen lang ang meron sa bulaklak. Kaya for pollination ay nakatulong po ito. Sa mga malalaking taniman ng papaya ay nagtatanim rin ang farmer ng mga lalaking papaya sa gilid ng kanilang taniman for pollination purposes. At least 5 male papaya ang tinatanim sa 100 puno ng babaeng papaya. Sa babaeng papaya naman po, ang bulaklak nito ay mas malaki, mas mataba, at ang bunga nito ay pabilog. Ito ay cross-pollinated dahil ovary lang ang meron sa bulaklak. Kaya dependent ito sa mga pollinators. At ito po ang hermaphrodite papaya o bakla. Ito ang pangatlong gender ng papaya. Cylinder ang shape ng bulaklak, mas payat kumpara sa babaeng bulaklak at pahaba ang bunga. At ito ay self-pollinated dahil both male and female parts are present in the flower at parehas po na functional. So ito pong hermaphrodite na papaya po, ito po ang laging napagkakamalang lalaki. Ano po, doon po sa akin nakitang video sa dito sa YouTube na nag-experiment siya, na in-stress niya yung papaya niya. Sinasabi niyang lalaki. Kaya naman ako hindi po kumbinsido kasi nakita ko talaga sa papaya niya, hindi naman po lalaki. Wala hong lalaking bulaklak. Kundi yun po ay hermaphrodite. So syempre, mamumunga ho talaga yun. Kaya naman po ako po ay nahikayat na gumawa ng sarili kong experiment. Gusto kong mapatunayan nga, i-prove ko yung akin pong paniniwala na hindi po maging babae yung lalaking papaya. So nakita naman po natin yung resulta, 9 months yung observation. Actually, isang taon sana yan eh. So walang nangyari. Alam nyo, may pagkakataon naman na namumunga talaga ang lalaking papaya. Hindi ko yan itatanggi. In very rare situation and reason, sa dami po ng bulaklak ng lalaking papaya, so nagkakaroon po ng functional pistil or ovary. Kaya ma-develop ito, mabuo ito na maging bunga through self-pollination. Kasi nga, di ba, may pollen. So makapag-self-pollinate siya. So sa ganung pangyayari, magiging hermaphrodite na siya, no? Pero take note po, napakabihira lang ito mangyari. At ito ay through the influence of environment conditions, more in environmental factors, at hindi po human intervention. Sa buong buhay ko ay isang beses pa lang ako nakakita ng lalaking papaya na nagkaroon po ng bunga. Mahaba yung tangkay na sa kalahati, hanggang 1 metro po ang haba nito. Dahil nga naman, mahaba ho yung tangkay ng bulaklak. Yung bunga ay maliliit masyado, hindi po marketable. Marami ay deform yung bunga. At take note ulit, hindi tuloy-tuloy ang bunga, kundi ilan lang. At patuloy pa rin mamulaklak ng lalaki. So taliwas po ito sa sinasabing pag na-twist yung gender ng papaya mula lalaki at naging babae na, ay magbubunga na ng marami at tuloy-tuloy na itong magbunga. Which is hindi ito totoo, dahil ang pagbubunga sa lalaking papaya ay hindi tuloy-tuloy. At napakadalang lang itong mangyari. Kumbaga, tsamba-tsamba lang. Kaya dahil dito ay generalize na lang na hindi nagbubunga ang lalaking papaya.